guys, welcome back po sa channel na to. And for today's video, mag-share lang ako ng product na ginagamit ko for a while now. For this past few months, ginagamit ko siya and I'm so happy na nalaman ko tong product na to. So, nalaman ko yung product nito kay Kuya MJ Garcia Perez. Member yung name niya. Kasi nag-change na siya yun ng channel name from Vanity Room Philippines to MJ Garcia Perez ata. I'm not mistaken. So, doon sa kanya ko nakita tong product na to. Kasi ko na na-realize na sobrang importante talaga ng sunscreen sa mukha. Kasi dati, feeling ko optional lang siya. Optional routine lang siya sa skincare mo. So, wala akong pake. Kasi, una, mahal ang sunscreen. And pangalawa, sobrang sticky niyan. Mayroon ako na-try na sunscreen na sobrang sticky, sobrang bigat sa mukha. And ayoko ng mga ganon. Ayoko ng sticky sa mukha talaga. Ayoko yung nararamdaman ko na mayroong something sa mukha ko. Lalo na kapag malagkit yan, sobrang sticky. Ay, ayoko talaga nun. And yun, so kaya hindi ako nagsisunscreen dati. And na-realize ko na importante siya last year lang. Late last year, actually. Kasi after nung first sem, community immersion kasi kami nung first sem for public health na subject. And yun, nagpunta kami sa community and nag-survey kami doon. Data, kuha ng data, ganyan. And tirik na tirik yung araw. And so, tapos lalo na yung community na nakuha namin, sakop niya yung sementeryo. So, yung mga taong nakatira sa sementeryo, eh, kinukuhaan na din namin ng data. Eh, guys, walang mga silong sa sementeryo. Diba, kukunti lang yung may mga silong doon, which is yung mga bahay na nakatira doon. And, ang dami nang ganap sa ilalim ng araw noong mga panahon na yun. And, wala akong sunscreen na gamit. Sadly, wala. As in, kasi wala pa yun sa ano ko eh. Kasi nga, feeling ko hindi siya ano eh. Hindi siya effective. Hindi ba effective? Hindi siya kailangan. Feeling ko hindi siya kailangan. Which is mali. Sobrang mali. Kasi kailangan yung sunscreen, mga best. Mga best. Kailangan mo ang sunscreen. So, ayun. Ang resulta nun, after nun, na-realize ko lang late last year, mga second sem na itim ko. As in, ang sobrang itim ko. Yung mga product ay yung foundation, liquid foundation, yung LOL. Yun yung binili kong foundation under yung skin na yun. Nang maitim, kasi umitim talaga ako. Especially yung mukha ko. And, but yung mga ganito ko, yung mga breast ko, umitim ako. As in, sobra. So, sabi ko, hala, wala kasi akong sunscreen ng mga panahon na yun. Nasa ilalim ako ng araw. So, sabi ko, sige na nga, ahanap ako ng sunscreen. Late na yun ah. Tapos na lahat ang community immersion namin. Tsaka pa lang ako nag-isip na bumili, magtingin ng sunscreen. So, ayun. So, ganyan pa ko, wala akong makitang mura. Puro, ang mahal, hindi kaya ng budget ko yung sunscreen. So, pinabayaan ko lang siya kasi nag-OJT naman ako. Sabi ko, sige, ano naman ako, aircon naman ako. Yung pinag-OJThan ko, aircon naman, hindi man ako maarawan and stuff, ganyan. So, hindi ko muna bumili late last year, hindi muna. Pero dun ako yung turning point ko na kailangan ko ng sunscreen. So, neto lang, earlier this year lang, nag-post si Kuya MJ ng pinakamurang sunscreen, which is yung Maxi-Peel Sun Protection Cream. So, ito daw yung pinakamurang sunscreen, which is, I will agree, kasi siya talaga yung pinakamurang nakita ko sa market. As in, 43 pesos lang to, guys. For 25 grams and medyo madami na rin siya. Actually, half na to eh sa akin. Kasi may, ano ko na siya, pangalawang tub ko na siya. And, ayun, hindi masakit sa bulsa, mga best. Pero nagkakaroon ka ng protection sa mukha mo. So,
Ayun, trinay ko siya nung nakita ko siya kay Kuya MJ. Trinay ko siyang bilhin. Pero medyo hesitant pa ako nun kasi Maxi-Peel siya. Medyo takot ako sa Maxi-Peel, guys. Kasi, alam ko yung toner nila ba yun? I'm not sure. Yung kulay green yung may 1, 2, 3, 4, 5. Masakit daw yun sa mukha. Sabi ng kabataan ko. Oh, kabataan? Ano na ba ako, tita? nung mga panahon na nagsisimula pa lang ko sa sunscreen or yung, ay, sunscreen sa makeup and yung ate ko kasi medyo sensitive yung skin niya and hindi effective yung Maxi-Peel sa kanya and masakit daw sa mukha. Yung astringent ata, tama ba? Hindi ko lang sure ha, guys. Yung astringent. So, parang, parang takot ako kasi baka ang tawag dito kung anong mangyari. Mahap day, mga ganyan yung mga product ng Maxi-Peel. Mahap day. Parang ganun. So, medyo hesitant ako. Pero, dahil importante na nga ang sunscreen, go lang ako. Actually, meron tong sachet pero ang lakas ng loob kong bilhin isang ganito. Hindi ko rin alam. Ayun, trinay ko siya and sobrang ganda naman niya sa akin. I mean, super effective naman siya sa akin. Nakikita ko naman na hindi ganun umiitim na yung mukha ko. Kasi bumalik na ako sa school and tapos na ako mag-OJT. So, under the sun ulit. Hindi na ganun ka itim yung mukha ko. Well, galing nga kasi kami sa Davao. Nag-swimming kami doon. And, yun yung gamit ko. Yung, eto, ginamit ko siya Maxi-Peel. And, hindi naman ako na, hindi naman ako masyado umitim. Although, meron, may konting tan, pero, hindi naman yung sunburn, super sunburn. Hindi naman. And, ayun nga, sobrang effective niya sa akin. And, feeling ko protected ako kapag gamit ko to. Kahit na 20 SPF 20 lang siya. Medyo maliit lang siya pero okay na yun sa akin. So yung gusto ko dito is very maliit lang, travel friendly, very affordable and sobrang ano niya. Kapag in-apply mo siya sa mukha, hindi siya sticky. Pero alam mo yun, feel mo na meron kang may product sa mukha mo, pero hindi siya sticky sa mukha. Hindi siya mabigat. Isa pa yun na nagustuhan ko. Very lightweight lang siya sa mukha ko. As in, parang wala akong, parang naglagay lang ako ng, yung thick yung consistency ng moisturizer. Parang ganun lang yung feeling niya sa mukha. Hindi siya madikit. Hindi siya sticky. Kaya sobrang nagustuhan ko siya. And, ayun. And wala siyang amoy. Wala siyang amoy. So, good thing din yung isang pasan na gusto ang boys. Wala siyang amoy. Amoy sunscreen. Pero, ano yun? Walang, alam mo, sunscreen siya. Amoy sunscreen. Ganun. Pero, hindi naman siya maano sa mukha. Or, hindi siya matapang. Kapag nilagay mo siya, wala. Hindi mo na maamoy yun. Kasi, para ka lang talaga naglagay ng thick moisturizer. So, yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. And, mga hindi ko nagustuhan is medyo mababa lang yung ano niya, yung SPF niya, yun, mas maniit lang, limited time lang siya, pero ano pa ba, diba, 43 pesos lang, very affordable niya talaga, as in, siya yung pinakamura sa market, siya yung pinakamurang product sa market, diba, so, medyo okay na rin ako yun, pero, so, ganyan, I think yun lang, maliit lang yung ano niya, yung SPF niya. Pero okay na rin naman yun. Parang good para sa price niya, diba? Okay na siya. And marirecommend ko rin to kapag yung meron kang party sa gabi. Kasi mababal. Maliit lang yung SPF niya. So, yung white cast niya, hindi ganun ka-visible. I mean, meron ka makikita pero hindi yung simbong-bong yung gray ash yung mukha mo kapag may flash. Diba? So, ayun, recommended ko rin to kapag yung may party. Kasi, kahit naman yung mga LED lights, diba, may mga UV, ano din yun. So, kailangan mo pa rin mag-sunscreen kahit nasa loob ka lang ng bahay. And, yun, super recommended ko to, lalo na sa mga estudyante at budgetarian na katulad ko. Diba, so, kung gusto nyo mag-try ng mga sunscreen, mag-umpisa pa lang din kayo sa sunscreen, try nyo to, guys.
super sulit na super effective din and hindi nakaka-irritate sa skin. Hindi ako nag-breakout dito. So, magandang maganda siya. And, ayan lang guys. Kung na-try nyo na to or meron pa kayong ibang alam ng murang sunscreen, comment sa baba guys yung experience nyo and yung mga na-try nyo sunscreen na maganda rin. And, kung nagustuhan nyo yung video na to, like, click the thumbs up button guys and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dyan dito sa may baba dyan. So, subscribe na kayo guys and ayun lang guys. I hope you like this video. I will see you guys on my next video. Bye! We'll be right back.